So, ang tutorial naman natin ngayon, o ipa-topic, o lecture, tungkol sa capacitor. Bakit kailangan ng capacitor ang lahat ng mga motor o yung mga makina, tulad ng electric fan, o tulad ng aircon compressor, tapos yan yung fan compressor na nakikita natin sa ano, sa window type, saka sa mga speed type, at kung ano-ano pa. So, meron din naman na aircon na wala ng capacitor, kundi ginagamitan naman siya ng magnetic conductor and overload. So, iba naman yun. So, ang ano lang natin is yung capacitor. So, ang capacitor po kasi, storage po siya ng enerhiya. Yung enerhiya na pumapasok o yung enerhiya na ginagamit natin sa pang-araw-araw sa bahay, para sa mga appliances, yung capacitor po, siya po yung tumatanggap ng enerhiya galing kong Meralco. So, nag-i-storage po siya. Kaya meron po siyang stored voltage. O yung makikita natin doon na 350, 450, minsan mataas pa nga. So, yun po yung storage. So, pag sinabing storage, yung mga nandun na nakikita natin sa capacitor na 450, BAC, di ba? Yung voltage ampere current. Oh, yun. So, yun. So, pag sinabing 450, yun po yung kakayahan ng capacitor na mag-store na tanggapin niya yung voltage o gumawa siya ng isang voltage na 450. Tapos yan i-release niya naman dun sa ano, sa kabila o kung doon sa herms o yung sa fan, i-release niya yon papunta naman ng makina. So, kung ang makina niya is yung pinaka back niya, yun, di ba, yung VAC, yung back o yung voltage niya, kung ilan yung voltage na hinihingi niya, yun yung ibibigay naman ng capacitor. Medyo ano lang, kasi maring hindi nyo maintindihan. Kasi kung tutusin, medyo hindi kasi pinagtuunan ng pag-aaral tungkol sa proseso ng capacitor para doon sa makina. Okay. So, huwag na natin paligoy-ligoyin pa. Dadaan tayo sa PowerPoint para doon mapaliwanag pa natin ang gusto. So, umpisa na natin. So, i-present ko lang po sa inyo yung, i-share screen ko lang po sa inyo yung PowerPoint ko. So, marami yung mga capacitor ang atin po makikita. So, kung tutusin, meron po tayong capacitor para sa sasakyan. Yan. Para sa ano yan, sa aircon, meron din po dyan, sa sasakyan. So, meron din ng mga capacitor na ginagamit po sa electronics. So, lahat po ng capacitor, pag sinabing capacitor, all the same capacitor. Pero, may mga capacitor po para dun lamang po. Sa isang bagay, na para sa kanya lang. Tulad ng aircon compressor, so mayroon po siyang capacitor po para po sa kanya. So hindi po pwede yung electronic, capacitor na electronics ilalagay mo sa compressor, hindi po kakayanin po yan. Iba po yun. So kung inyo po napapansin, meron po siyang mga numbers. Yan, mga numbers na yan. Yan po yung mga numbers niya. So meron dito 100 voltage ito. Siya meron din ng herms. O yun, yung mga reference niya. Yan, mga reference niya. O yan. Tapos, so, diretso na po tayo doon. So, dito tayo. So, capacitor. Capacitance. So, ito yung ibig niya sabihin po. It is basic form. A capacitor consists of two or more parallel conductive metal plate which are not connected or touching each other but are electrically separated either by air or by some form of a good insulating material such as wax, paper, mica, ceramics, plastic, or more form of a liquid gel as used in battery. So, ano ibig sabihin po nun? So, ang laman po ng capacitor, kung inyo po nakikita, parang ano siya, yung form po ng capacitor, di ba, may metal, may plastic. So, pakita ko lang po sa inyo. So, ang capacitor po, pakita ko po sa inyo. Ito po yung capacitor.
yung form po ng capacitor. So, dual. So, dual siya. Yung apat na pins po rito is common. Ito common. Tapos yan, ito po yung terms. Ito po yung pan. So, meron tayong anode saka cathode. So, papaliwanag ko rin sa inyo yan kung bakit yun ang tinawag ko. No? Kasi lahat po ng capacitor, sa electronics, meron nung tinatawag na anode and cathode. So, all the same capacitor, eh, yun po yung tawag. So, sa air conditioning po, ang tawag po natin dito, eh, dual capacitor. Pagdating ko rito sa terminal type na to, itong tatlo o dalawa, ang tawag po natin dito, pagka-apat po yung pins, eh, common. Tapos siya, meron tayong Hermes, meron tayong pan. Pagka-running capacitor po, common, saka Hermes. Pagka-running. O kaya dun sa pan capacitor, common, saka pan side. So, ito po yung capacitor. So, ito yung sinasabi ko. Meron mo siyang, ito ay aluminum type na capacitor as metal. Metal, wala na sabi ko, metal ho yung, di ba, meron plastic, may metal, may meka, may ceramics. So, yung ceramics, ginagamit po yung dun sa mga electronics. So, meron din hong metal, ito ho siya. So, yung meka, meron din tong meka. So, ang meka po, makikita ho natin dun sa capacitor na nasa loob po nito. So, itong dual, meron ho siyang dalawang capacitor na nasa loob. Tapos yan, yung sinasabi naman hong liquid gel tulad po sa battery, eh meron ho tong non-conductive gel na nasa loob as in cooling device ng isang capacitor. Pagka ito po eh, pinapagana na o nagcha-charge na po siya ng voltahe. So, tulong po yung gel na yun na nasa loob po nito para wag pong uminit po yung capacitor niya nasa loob. So, akala nyo, porket capacitor po ito, eto na. Eh, hindi po. Meron po itong may laman pa po ito sa loob. Metal, kasi meron na itong plastic conductor. Parang yung non-conductor na plastic, parang makapal na plastic lang siya. Kasi ito may conductor po ito sa labas. Ito. Ito yung conductor niya. Yan. Ito, yan. Yung plastic niya. Hindi ito inaalis dapat. Okay? So, maliban na ito sa plastic na ito, kasi metal, may plastic po ito sa loob. Tapos yan, maliban pa ho rin sa plastic, meron pa ho itong liquid gel, non-conductor na liquid gel. Yung po yung cooling device niya para wag masyado uminit yung capacitor na nasa loob po nito, ng capacitor mismo. Capacitor, may capacitor inside. Itong capacitor na ito, eh, meron pa pong capacitor na dalawa dahil ang dual. Maliban pa po rin dun sa isang capacitor, na meron pang capacitor na nasa loob. Kasi ang capacitor po, eh, tulad po na sabi ko, meron po siyang anode and diode. Pag sinabing anode and cathode pala, anode and cathode, eh, isa po siyang special na papel na nakabilog. Alam niyo ba kung nabuksan niyo na po ba yun mga capacitor ng electronics? Ganun po yung laman niya. Meron po siyang papel doon. Tapos siya, meron po siyang meka. O kaya yung ano, hindi ko maano kung ano yun eh. Yung ceramics naman, yung capacitor po nun, makikita nyo po sa electronics. So, ito po yung Siemens, so na capacitor. So, hindi po sa capacitor as in common. Ngayon nyo po ang napapansin, ito po yung pictures. Meron tayong transformer, capacitor, saka, so, kilala nyo ba to kung ano itong picture na to? Ito po ay mula po sa compressor. T1 as in common, T2 as in starting, T3 as in running. So, sa bawat isa niyan, eh, meron siyang tinatawag na common area. So, pagdating sa transformer, kahit kulibro yan o itim, pagka dalawang nakita ninyong wire na to, is common yung isa, yung itim. So, tulad po nitong capacitor, meron po siyang naka-ingrid as common. So, dito naman, kung ano yung tinututukan ng mga to, yun po yung common. So, po yun ano niya, you have seen the C terminal on a dual run capacitor before. You have also seen the C terminal on a compressor. So, yun C as in common po yan, ha? Hindi po yan capacitor o vitamin C. Okay?
So, ayan po. So, next. So, C means na capacitor. So, ito po. In both case, then C denote a common point in the dual capacitor. It is the common point between the pan capacitor pan and the compressor capacitor terms. So, yun. So, in both case in the denotes A, C denotes A, common point. So, yun. In the dual capacitor. So, yun isa. So, ito. So, yun. So, ito yun. Common A. So, in dual capacitor, it is the common point between the pan capacitor. So, yung pan. So, andito po siya. Between. Yan. Pan end ako. In the compressor, capacitor is term. So, yan. Ito. Ito po siya. Ito po ang ibig sabihin yan. So, in the compressor, it is the common point between the run and the start winding. This is why R plus C plus S plus C equals R plus S. If you ohms the compressor. So, yun po. Yun CHR ng compressor. So, yung nakaraang video ko, tinuro ko na po sa inyo kung paano po mag-ano po ng ohms ng compressor doon po sa starting, running, common. Kesyo explanation lang po yun, pero syempre, mas inaano ko po sa inyo na mag-aral po kayo sa training center. Hindi lang po rito po sa video to o sa YouTube. Kasi kung sa YouTube at video lang kayo mag-aaral, marami ho kayong hindi ho malalaman. Kasi sa training center po, mas maganda po na mag-aral po kayo in actual, hindi po by theory. Okay? So ito po is theoretical lamang. So lecture theoretical. Alright, balik na tayo. The C terminal of a dual capacitor is an actually feed from the opposite leg of power. Opposite. As the C terminal on the compressor, is the because you most powered they start and run winding with the same leg and common with the other leg. So yun po. So ito po yung common, ba? So itong apat na to. So ito po yung common. Tapos yan yung isa po, yung sinasabi po doon, ito po yung herms. Kasi yung between po nung dalawa, ito po yung pan, yung nasa gitna. Ito. So, pinapowered po nung enerhiya si common para mag-release po sa dalawa. So, para lang siyang battery, positive and negative. So, next slide na po tayo. A way to remember it is memorizing the same leg that feeds start feed run. Terminal on a capacitor is actually the common feed from the start winding of the compressor and pan. So ito tong capacitor na to eh pinapagana niya yung compressor ng capacitor. So kasi ang compressor hindi po siya pwedeng paganahin na galing po sa meron po agad yung irerekta mo. So, ang mangyayari po, eh, baka masira po siya. Yan, oh. Yan po yung nilano niya, yung sinasabi po dyan. So, kailangan mo kasi i-feed start winding of the compressor. Ito ang nagpapa-start sa compressor. Hindi po yun, ano, yung kuryente po nito nagpapa-start sa compressor. Maliban po yung kuryente galing Meralco, papunta po rito, tapos yan eh, mag-storage po siya ng kuryente. Kung ilan po yung voltahe na hinihingi po rito sa 400 back o voltage ampere current, eh yung po yung kaya po niyang i-feed o kaya niyang i-restore o kaya niyang itago dito sa capacitor na to. So, ganun kalakas. Tapos niyan, pagaganahin niya ngayon yung compressor. Kung ano yung hinihingi na voltahe ng compressor, yun ang ibibigay nito
Kasi may matitira pa to. Pag hindi na tumatakbo ang isang unit ng aircon, at tatanggalin mo to, at hawakan mo to sa common, saka sa terms, ano mangyayari sa'yo? Maring hindi ko na masasabi ang buhay mo. O, ganun siya kalakas. Ang ibig ko sabihin, ganun siya kalakas, ganun siya mag, kung ano mangyayari sa tao pagka ito eh, hindi mo dinischarge. So, may mga video ang papakita sa inyo na tutorial video yun, paano mag-chip ng capacitor, kung gaano kalakas sumasabog yung terminal nito. Terminal nito, kung paano to sumasabog. Paano to pumuputok pagka sinorted mo to. So, maraming technician ang sumubok nito na sinoshorted kung gaano kalakas. So, yun po, so, opposite side from the pan and the herms plate on the capacitor. So, opposite. So, ito yung opposite kung dalawang to. So, ito yung opposite kung dalawang to. Yung herms saka yung pan. So, ito yung common na sa taas. Kita nyo yun kung paano. Sana naintindihan nyo sa mga baguhan, yung mga hindi nag-aaral sa training center, ha? At mag-aral kayo, wag lang dito sa video to. O sa YouTube. Hahanap kayo sa YouTube, tatayo kayo ng aircon repair, hindi kayo nag-training, tapos yan eh, sa YouTube lang kayo natuto, good luck na lang. Kasi meron kayong mga bagay na dapat pang malaman sa actual. Hindi lang porket sa nakikita nyo sa YouTube na akala nyo eh, ganun lang. Hindi. May procedure po tayo. Lalo na ngayon, hindi mo alam kung ano yung ano ng capacitor. Pati ng magnetic conductor. Magnetic conductor and capacitor, halos pares lang sila. Kasi, alam nyo kung bakit? Huwag kayong magre-react. Ang capacitor ay ginagamit lamang po to sa window type, saka sa split type, mga package type. Pero yung magnetic conductor ay ginagamit po sa mga TR, mga tanner. 5 tanner, 10 tanner, 15 tanner, kung ilang tanner pa yan. Ako, nakapag-check na ako ng 10 and 15 tanner, saka 5 tanner. Anong madalas na nasisira doon? Hindi nyo alam. Basta ano lang, check lang. Sasabihin, compressor agad. Bago nyo masabi compressor, checkin nyo muna yung mga electronic device niya doon. Kasi tinatawag na air conditioning 5 tanner o 10 tanner. Kasi may magnetic conductor po yun. Meron pong timer. May overload. So, ito yung katumbas niya sa mga maliliit na air conditioning. Window type and split type na tinatawag o package type. Iba pa po yung mga ceiling cassette. Yun, meron din may compressor, may capacitor pa yon sa outdoor. Pero mas dumadami na yon electronic device na tinatawag na natin is inverter. So sa inverter, sa mga electronics, meron din ng mga capacitor o storage ng mga power supply na tinatawag. So ito, storage po to ng power para paganahin ng smooth ang isang makina. Okay? So balik po tayo sa ating topic. So, ito po. So compressor terminal. So, ito. C goes to one leg of the power. One leg. So, pag sinabing one leg, so, pag sinabi pong one leg, ito po yung one leg. Ito yung leg. Yan. So, tinatawag po natin to is pins. Di ba? Sa mga aircon tech. Tinatawag po natin tong pins. Ito. Yan, pins. Di ba? Pero, in theory, o lecture, tulad nito, tinatawag po siya is group leg o leg. So, ito yung leg. One leg, two leg, three leg. Pagka running capacitor, two leg o single leg. So, may natutunan. So, yun R naman, as in running, goes to the other. So, sa other. Ano yung other? So, pag sinabing under, yung running, so yung R goes to another. So ano ba yung R ng compressor? Diba running? So yung sa compressor naman na common, is powered. So ibig sabihin nun, mula rin sa common, punta dun sa another leg. So dito lang yan.
So common and running magkasama. Tapos yung isang starting goes to another leg, separate leg na siya. Punta dun sa herms. So sa herms, ito. Yun sa herms niya. Ayan, yung herms. Herms, yan, herms, tatlo. Ang pins niya, o yung leg. So yun. Tapos yan, yun isa naman, na four pan compressor, yun isang ano nun, ipa-powered up siya. Dito naman kasi, ano to eh, di ba? Dual. So yun isa ng wire ng pan motor eh dito rin siya sa common. Tapos yun isa naman pupunta ron sa isa na another leg ng capacitor doon sa pan compressor. So naintindihan na? So hindi ka dapat magkamali. So dapat kabisado mo siya. Hindi yun porket na uy, nag-seminar ako sa malaking company to. Okay na ako. Installer na ako. Eh, hindi ka naman nag-aral ng ano, ng actual sa training center. Installer ka na. Hindi ka technician. Seller ka lang. Hmm? So, para maging technician ka, seller and technician ka, mag-aral ka sa training center. Okay? So, wag, ulitin ko, wag kayong babase sa video to na matututo kayo kaagad. Dahil ito po ay theoretical lamang. Okay? So, mag-aral po kayo sa mga accredited po ng testat na training center. So, wag po kayo mag-aaral sa mga kung sino-sino lang. So, kumuha po kayo ng certificate. So, tapos na yun. Nasabi na rin natin yun si yun S. Yun S goes to the Herms terminal on the capacitor with the another sides of the capacitor C. Going to the same leg that needs R. So, magkahiwalay po yun, ha? Yung running ng compressor saka yung starting ng compressor ay magkahiwalay po yan dun sa capacitor. Yung running, mapupunta po siya dun sa common ng capacitor. Yung starting ng compressor ay mapupunta naman po siya dun mismo sa herms o dun nagsosolo. So yung R, nasa common, tapos yung common ng compressor ay pupunta po siya dun sa common ng capacitor. Intindihin niyo yung sinasabi ko, ha? Ulitin ko. So, ulitin ko, intindihin niyo yung sinasabi ko. Yung common ng compressor ay mapupunta po siya doon sa common ng capacitor. Tapos yan, yung running naman ng compressor ay mapupunta po siya doon sa common ng capacitor. Tapos yan, starting naman po ng compressor ay mapupunta naman po siya doon sa side of herms o yung starting capacitor. Yung tatlo yung pins. Yung kabilang leg. So, intindihin nyo yung sinabi ko, ha? Bago ko kayo mag-react sa baba. So, next slide na po tayo. So, ito. Ito pa rin. When 208 volts or 240 volts circuit, the line 1 and line 2, high voltage incoming lines make no difference. Walang difference. Walang diferensya. Which when you connect. Which, o kahit ano doon, kahit magbaliktad sila. Line 1 and line 2 yan eh. For safety po kasi yung sinasabing line 1 and line 2, neutral and terminal. For safety po, for safety reason po yung for standard code para po doon sa dalawang linya ng line 1 and line 2. Kasi, di ba, sa outlet, may line 1 and line 2 sa outlet. Kahit magkabaliktad yan eh, ganun pa din eh. Kahit anong tawag, kahit na magkabaliktad dyan, alam mo, ito yung line 1, ito yung line 2, ibaliktad mo yan. So, asan yung line 1 and line 2? So, ganun pa rin. Ganun mo rin, line 1 and line 2. Pag ganun mo, line 1 and line 2. Same pa rin, kasi sa outlet. Kahit magkabaliktad yun, hindi naman puputok ang appliances mo eh. Sa outlet eh. Ang mahirap niyan, yun sa switch. Kasi pag napagsama mo yung line 1 and line 2 ron sa switch, at pinindot mo yon, putok yung switch mo. Di ba? So, yun. So, sana naintindihan niyo po. So, yun po. So, balik na ko tayo rito. When you connect. You called swap. Pwede ipag-swap. Then on the line 1 and line 2. On the connector. Then it won't change anything. Hindi magbabago kahit anuman.
But once we decide which is connected to the run and which is connected to the common on the compressor, then we need to hook the run side to the capacitor C, yung common, not the compressor common side. So kung yung nakikita yan, meron tayong connector o yung magnetic conductor. Si, dalawa yan. Kasi meron tayong transformer, ito yung fuse, saka thermostat. So kahit ano rito, kahit ano ho dyan, sa dilaw o blue, kung ano man dyan yung line 1 and line 2, kahit baliktarin mo yan, basta ang usapan, pagdating ho dun sa capacitor, kung nailagay mo na yung common dun, pagdating sa capacitor, andun yung common o andun yung running. Huwag mong pagbabalik ka rin na yun. Kasi pumasok ka na sa isang unit. Unit na ang pinasok mo. So sa unit na yun, doon andun na yung mga materials. Andun na yung transformer, capacitor, fuse, thermostat, overload, kung ano-ano pa. Kung ano yung ginawa mong common, as doon na siya lahat dapat. Hindi mo na siya pwedeng baliktarin. Pwede mo lang siya mabaliktad kung nasa electrical ka pa lang. Electrical side. Pero eto, nasa ano ka na? Nasa unit ka na. So, hindi mo na pwedeng pagbaliktarin pa ang line 1 and line 2 pag pumasok ka na sa loob ng unit ng air conditioning. So, maraming electrical din. Ang isa pa sa mga electrical, maraming mga electricity na pinapasok ang air conditioning na walang alam. So, baka masira, huwag nyo pong pasukin, okay? Ibigay nyo na po ito sa mga air conditioning technician na nakakaalam po nito. Huwag nyo masterin ito kasi pag minaster nyo ito, baka masira pa. Pabayaran nyo ho yan, yung unit ng air conditioning. The common. There is also another common. We see that it's the secondary side. Ayan, nakikita natin yun, secondary side. So, yung blue is common. Yung secondary side is yung dilaw. Side of a low voltage. O, low voltage. Yun nga, yung kulay dilaw. So, low voltage yun. So, yun na. So, yung secondary side yun, yung low voltage papunta ng pula. O, yun isa, yun. Low voltage of transformer. Ayan o, pwede lang nga. That is opposite from R or running or hot. You may not notice that many low voltage transformer have an ungrounded secondary, meaning that either of the wire in the secondary called B hot or common depending on how you hook it up. Depende yan kung paano mo siya iko-connecta. In another word, one side of the transformer is designed hot because we connect it to the line side of or control switches. So, control switches. So, magiging control switches natin dito is yung fuse or breaker. Thermostat, defrost, board, safety, circuit. So, ito yon. So, yan yung control circuit din. So, thermostat. And common is the common point where all the load connect on the opposite side of the circuit from line. Yung kulay dilaw, naka-line yan, naka-connecta sa linya. So, yan po yun, ano yan. So, wag po magkakamali. Ano po? Nahirap po magkamali. So, next. So, parts of a capacitor. So, yan po yung mga parts ng capacitor. So, hindi parts to, mga uri ng capacitor to. So, meron tayong 15 microfarad, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Meron pang 100. Hindi ba? May 150 pa. So, a capacitor consists of two metal plates separated by a dielectric. The dielectric can be made of many insulated materials such as air, glass, paper, plastic, ito yung sinabi ko na kanina, etc., etc. A capacitor is capable of storing electrical charge. Sabi ko na rin, nag-i-store siya ng electrical charge. So, nagtatabi o yun yung ano niya. Sabihin natin eh, kung sa tao eh, yun siya natin ng storage ng pagkain. So, an energy in higher and in higher the value of the capacitance, the more charge that capacitor can store. So, higher value, yung tulad ng 350, 450 back, higher value, mataas na value ng voltage ampere current. Hindi na. R capacitor AC or DC. So, ito yung ano. AC capacitor. AC capacitor are designed to deal with this described as non-polarized. They can handle a voltage of either polarity on the terminal end. Those are an alternating voltage. DC is just a special case where the polarity of the voltage does not
change so you can see an AC capacitor as is in a DC line. So ang DC po, kasi is direct current. Direct current po siya. At ang AC po is alternating. Isa rin sa DC is direct current. Ayan po yung mga appliances na sinasabi. So yun AC, ayan po yung mga kinikilangan po ng mga appliances para maging DC. So ayan po, yung in a DC appliances. So ano po yung mga DC appliances? Tulad po ng TV, radio, na ginagamitan po ng capacitor, air conditioning, refrigerator, water pump, no ba? Kasi ang AC po is non-polarity. So, yun po. Hinahandle niya yung voltage or either polarity on the terminal end. Those an alternating voltage DC is just a special case. Special case lang po yung DC. So, yun po ang ano niya. So, AC po tayo. Next, non-polarized capacitor. So, ito po yung mga non-polarized capacitor. Kung nakikita nyo po dito sa baba yung mga pictures na to. Non-polarized capacitor are capacitor without positive or negative. Wala po siyang positive and negative polarity. The two electrode of non-polarized capacitor can be randomly inserted into the circuit and will not leak. So, walang leak. So, good pa siya. Mainly used in circuit of coupling, decoupling, feedback, compensation, and oscillation. So, non-polarity. So, wala siyang positive o negative. Yan po. Ito po yun ano. Kung inyo napapansin, ito po yun. Wala siyang positive o negative kasi parehas po sila. Tulad po nito nakita po ninyo bandang kaliwa na capacitor. Kung makikita po ninyo yung terminal type o yung leg, yung dalawa is parehas po ang bilang po ng kanilang pins. Tig-apat. So, wala po siyang negative o positive kahit magkabaliktaran po yan. Yung sa itim naman, ganun din. Kasi ito naman po yung sa pan, pag parehas po ang bilang po ng pins niya is non-polarity. Wala po siyang positive o negative. So, yan. Non-polar capacitor. Kapag wala ho kayong makitang sign kung ano ho dyan ang negative o positive, ibig sabihin yan, kahit ano ho dyan, pwede maging positive, pwede maging negative. Pero, ang advice ko lang po dyan, kung nilagay niyo na po doon yung common, sa capacitor, kung asan yung common na una ninyong nilagay, doon na siya. Huwag nyo na pagbalik ka rin pa. Kasi baka magkurong pa ng hindi maganda yung takbo ng capacitor eh. So kung kayo yun unang nakabili ng capacitor tapos sa non-polarity yung binili ninyo, walang positive o negative, kung saan ninyo nilagay yung negative o yung common, doon na siya. Kung saan nyo nilagay yung run wire sa capacitor, doon na rin siya. Huwag nyo na pagbalik ka rin pa. Doon na lang. So, lagyan nyo na lang ng sign. Polarized. So, ito yung polarized. Ito yung mayroong positive and negative. Yun ang inaano dyan. So, tulad po ng capacitor, ito yung pan-capacitor. So, may positive and negative. So, meron po tayong positive dito. Yung dalawa is negative. Tulad po ng anode and cathode. So, dalang dual to, mangyari nyan, kung positive to, ito negative. Yung dalawa, yung herm saka yung pan side o yung cathode side. So, medyo maraming ano eh, daming ibig sabihin ng mga to eh, no? Di ba? So, asan ang positive and negative dyan? So, yan po. So, yung polarized, may positive and negative. So, tulad po ng capacitor na hawak ko, ito, so, meron din siya positive and negative. Kasi, kung tutusin, yun sa common niya is apat yung pins. Yan, apat yung pins. Tapos, yan yung herms niya, kay tatlo. Yung sa pan, dalawa. Kung yan yung magkakaparehas, tiga-apat, so, non-polarized siya. So, kahit saan dyan pwedeng maging positive o negative, tapos yan, pwedeng maging herms, pwedeng maging pan. Kaya lang, pagka meron mo siyang nakalagay ho ritong engrave, may naka-engrave po siya dyan na natatak, na titulo, kung asan ang common dyan, asan ang herms, asan ang pan, dun yung ilagay. Pero pag wala, kasi nangyayari ho yun sa ano eh, sa isang capacitor na run capacitor, minsan, yung leg, o itong apat na to, itong common, eh, pati yung run leg na kabila is apat din. Yun ang non-polarized. So, pwede dun, kung ano dun sa dalawa, ang common. So, pwede sa kabila. So, yan po ang non-polarized. Polarized pala ito. Polarized polar capacitor is a type of a capacitor that have implicit polarity. Can only be connected one way in a circuit. One way yan. In a circuit.
capacitive led shown on the schematic and octane of the capacitor with a little plus symbol. O may plus symbol. Tulad po sa ating capacitor, may mga symbol po siya o mga engraved na letra. So, ito po yung standard o yung non-polarized. Kasi ito naman po yung polarized. Kung nakikita nyo dito bandang kanan, yung picture na to, ito po yung standard, ito po yung polarized. Yung polarized, meron po siyang sign of negative. So, tulad po ng ating capacitor, ito, itong dual, eh meron po siyang polarized. So, pag sinabi polarized, eh, hindi po siya pare-parehas ng pins o bilang ng pins. Yan, kung inyo po nakikita. Yung isa apat, yung isa tatlo, yung isa dalawa. Pag sinabing polarized, so may makikita ko kayo rito, bandang kanan, yung drawing, meron standard saka polarized, di ba? So, yung standard, may makikita ko kayo rito na symbol. Ito po ay ginagamit po ito sa magnetic conductor symbols. So, tawag rin po dyan is normally open. So, ito ginagamit din po ito sa capacitor na standard. So, doon nakita ko ninyo mga capacitor kung ano yung standard. So, next na ho tayo. Next slide. So, ito po. May mapapansin ho kayong dalawang pictures. Isang capacitor po ng refrigeration. Isang capacitor din po ng electronics. So, kung inyo napapansin yung boxon, ang voltahe po niya is 450. Ito po yung storage ng voltahe po niya na kaya niya mag-install, magtago ng ganyang kataas na voltahe. So, tulad po nitong capacitor po ng refrigeration, meron siya 370 back. So, yan po yung pwede niyang itagong enerhiya sa loob ng capacitor. So, ang tanong, ito ho bang capacitor ng electronics, pwede ho bang gamitin ito sa refrigeration para paanda rin ng compressor? Compressor ha, hindi yung electronics o yung sa inverter. Sa inverter, oo, pwede ito. Sa inverter. Kasi sa inverter, hindi na gumagamit ng capacitor ang isang compressor. Kasi pag sinabi inverter, syempre yun, outdoor, electronics, ano na siya, powered. So, lagiging ano na siya, DC-DC na. So, doon, sa board, eh, marami po kayong makikita na ganitong kapasitor sa loob niya. So, may makikita ko kayo nito, pagka minsan nasisira yung inverter, lumulubo po yung ibabaw niyan. Pero mas madali pong masira po doon, eh, yung IC, malaking IC. O yun, yung mismong main power IC niya. So, ito po yung mga characteristic of capacitor. So, ano yung mga characteristic of capacitor niya? So, capacitor characteristic, nominal capacitance C, the nominal value of the capacitance C of a capacitor is the most important of all capacitor characteristic. What is C? Sabihin, ang pinaka-importante po ng capacitance ng isang capacitor is C. So, ang ibig sabihin po ng C is common. Yun ang pinaka-importante po sa lahat ng kanyang capacitor. So, ano yung mga karakteristik niya? Wala siyang working voltage, WV. So, yun sinasabing back o itong 450 volts. Tolerance. Yung tolerance, ayun po, yung percentage. O yung 5%, yung plus negative percent. Leakage current. Andyan din siya, yung leakage current niya. Yung 50 over 60. Working temperature, yung letter T. Yung temperatura, so yung maliit, sobrang maliit. Temperature frequencies, yung TC. Asyan polarization, so yung nasa ibabaw. Equivalent series resistance, ESR. So yan po yung mga characteristic po niya. So may kita niyo po yan, yung mga characteristic pa. Dito sa mga susunod na slide. So ito po yun, yung characteristic niya. So, meron tayong ito yung terminal type. Yung tatlo, yan. Ito yung polarized. Yung kabila yung polarized, yung, yan. Tiga-apat yung pins sa dalawang leg. So, ito is, ito pala yung ano, ay standard. Standard pala to. Standard. Sorry. Standard, tapos ito yung polarized. Na magkakaiba yung mga pins.
So standard, parehas ang pins. So kahit sino dyan, pwede mo maging positive o negative. So yung terminal type, yan po, meron mo tayong firms, fan, common. Samantalang dito sa standard, yung pins niya, kahit sino dyan, pwedeng maging common. So ito yung mga characteristic niya o yung pinaano niya. So yung meron tayong compressor rating, yan yung 40/5 microfarad, ayan yung farad. Yung 5 yung po yung fan rating. Tapos yan yung plus negative, tapos yan 6% yan yung tolerance. Tapos yan yung 370 o 440 watt, yan po yung minimum voltage na pwede niyang taluhin o pwede niyang i-produce ng capacitor na 450. O yan, so dito naman sa kabila, it's the same din, yung back niya is 370 yung voltage o yung minimum voltage. Kasi meron tayong herms, sa kabila wala pong herms. Pero meron siya ritong herms. Ayan, yung 50 over 60 hertz. Dito ganun yung 50 over 60 hertz. Kasi yung capacitance, ayan yung microfarad. Ayan yung 5.0 microfarad. Capacitance din po yun, tawag din po dyan. So capacitance yan, microfarad. So ito yung case style of overall size ng sticker. So ito naman. So ito ang ibabaw ng capacitor. So meron tayong anode, then cathode. So kung mapansin ninyo banda rito sa may baba, yan po yung anode and cathode. So yung anode, yung po yung common. Yung cathode, yung po yung kabilang side na maaaring pan o herms. O positive o negative. So the capacitance of the capacitor is equal to the electric charge Q divided by the voltage V. C is the capacitance in farad. So yun yung 30 plus 7 sa dual, yun yung farad. Q is the electric charge in the column C ito, that is stored on the capacitor. V voltage is the voltage between the capacitor plate in the volt B. So, sa kabila naman, ito on this electrotic capacitor, there a positive pin. Diba? May positive pin. So, yun. Yung common. Called the anode. And the negative pins called the cathode. Pero sa air conditioning capacitor, wala po tayong symbols na positive and negative. Kundi ang symbols po is English letter. Tulad po ng C, fan, at herms. Yun po yun atin. Pero kung pag-aaralan nyo ng maigi, kasi may standard call po kasi ang mga capacitor. So nagkakaiba-iba na lang, pero iisa lang po ang tinatawag sa kanila. Iisa lang, parang religion. Iba-ibang religion, pero iisa ang tinatawag natin Diyos. Iba-ibang tawag sa kanya, pero iisa lang ang Diyos. Parang relihiyon lang din. So, ganyan ang kapasitor. May mga iba't ibang tawag, pero iisa lang yun, pinupuntahan. Kaya, the anode always need to be connected to the higher voltage. O, the higher voltage. Tulad din po ng kapasitor po ng refrigeration. Yung common, kailangan po siya nakakonekta sa higher voltage o sa Meralco. If you wear it up the other way around, that the cathode getting a higher voltage than preparing for the exploding top. So yun yung cathode. Ito. O pagka nabaligtad dyan, maaari siyang pumutok yung capacitor. Kaya kailangan malaman natin kung asan dyan yung common, fan, and herms. O lalo na po sa running capacitor na to. Ito po, lalo na po rito, itong running capacitor na to, na polarized. Magkaiba po yung pin, kaya polarized po siya. Hindi po siya standard tulad po ng isa. So, ito po, standard capacitor. So, hindi mo malaman kung asan dyan yung positive and negative dahil wala po siyang positive and negative. Hindi po tulad po nito na meron po siyang common and running o positive and negative o anode and cathode.
Masasabi ko ulit, may mga natututunan ho tayo, hindi ba? May mga natututunan ho kayo. So, ano ang tawag sa common in terms in fan? So, umpisa natin sa common, what is the common on the capacitor? So, dual capacitor have three terminal. So, dual capacitor is three terminal. Unlike regular run capacitor, which have only two dual capacitor, usually have connection marked C from common OH or Hermes. For hermetic compressor and fan, or F and F or fan, for the fan in an HVAC unit, they also have two different capacitance rating, for example, 3/5 microfarad or 35/5 microfarad or 35/5 microfarad. So, yan po. Dual. So, ano naman yun sa Hermes? What does an AC run or Hermes capacitor do? O naman, the function of the run capacitor. Once the system has started and it's operating, the run capacitor take over and provide the extra power to run the air conditioner for long period of time. When the air conditioning is running, both capacitor create and store energy for the push of the next cycle. So, yun ang ano niya. So, ang Hermes, kailangan nakakonekta yan dun sa starting ng compressor. So, ibig sabihin po niya ng Hermes, kailangan po nakakonekta po yun dun sa starting po ng compressor para tumakbo po siya ng smooth. So, ang gagawin na po ng capacitor ay magbigay ng enerhiya doon sa compressor na smooth running. So, hindi niya pwedeng, ang capacitor, hindi siya pwedeng magbigay kaagad-agad ng 450. Kundi ano yun, may system kasi ang capacitor na kung ilan lang yung voltahe na hinihingi ng compressor, yun lang po yung ibibigay niya. Yun lang po yung ibibigay niya. Kasi ang capacitor po, storage po siya ng power, pero yung power ng in-store niya, yung maabot po ng 450 o 1,000 back. So yung natitira, yun naman po yung para to the next cycle. Tapos yan, parang ano lang siya, sabihin natin eh, umiikot-ikot lang siya. So pagka nabawasan, nadadagdagan naman siya galing Meralco. Tapos yan, pag nababawasan, nadadagdagan naman siya galing Meralco. Tapos yan, ang ginagawa ng capacitor, binibigay niya yung 250 dun sa compressor ng smooth. Habang nababawasan ng 250 volts, si capacitor naman, humihingi na naman ng panibagong dagdag kasi nawawalan siya palagi. So, umiikot lang siya ng umiikot dun sa, umiikot lang yung system niya ng capacitor. So kung hindi naman umaandar, tapos yan inon, maliba, diba? Pag inon mo yung aircon, aandar-taandar pa rin yung compressor eh. Pag hindi mo siya inon yung capacitor, hindi rin siya kukuha ng kuryente sa Meralco. Pero naka-standby na siya. Kasi yun, common niya, nakarekta na siya doon mismo sa switch ng aircon. For standby power na siya. Pumapasok na siya doon. Meron na pumapasok na konti ron. Para pag binuksan mo naman, diretso na yon. So, magsasalo na siya ng mga kuryente, hingi na siya ng voltahe na gusto niya na 440. So, sabihin natin is, ang kuryente natin sa Meralco is 250. Papasok yung 250 ron sa capacitor, pero yung 250 na yon, ang gagawin ng capacitor, gagawin niya 450 yon. Kasi yun ang kayang i-store ng capacitor. Parang isa siyang balde, hanggang sa hindi siya napupuno, yun ang ibig kong sabihin, di ba? Para siyang isang balde. Kung ang isang balde eh, meron siyang 5 gallon, kailangan mapuno siya ng 5 gallon. So habang tumatakbo yung aircon, yung unit, ito, pinupuno, ito, nagpupuno na siya ng 450 habang tumatakbo yung aircon. So, cycle yun, umiikot lang na umiikot yun. So, habang kumukuha si compressor ng 250 kay capacitor. Kasi kung walang capacitor, hindi smooth ang takbo ng compressor. Maaaring magwala yun o lumakas ang init niya. Yung boiling point ng init ng compressor. Baka lalong lumakas, tapos siya masira kung walang ganito. So, malaking tulong ang capacitor.
sa isang unit ng aircon o kahit anong klaseng appliances. So, tanatayon sa ano, sana naintindihan niyo, ano? So, next. So, yung pan. What does pan means an AC? So, anong ibig sabihin ng pan dun sa AC? The pan setting on your thermostat control your HVAC system. Blowing blower, the blower help circulate heat or cold air throughout your home until the temperature on the thermostat is reached. Yun naman ang pan sa capacitor. Yun ang trabaho naman ng pan. Gawin smooth din yung takbo rin ng pan. So, yung pan motor, siya yung magbubuga ng lamig. Tapos yan, yung kabilang side naman, galing condenser, ibubuga naman niya yung init dun sa condenser coil. So, pero ang trabaho po ng capacitor, sa capacitor po tayo, hindi tayo sa panmotor. Trabaho po ng capacitor ay gawin smooth lahat ng takbo ng makina, ng air conditioning o kahit anong klaseng appliances. Wala na. Pero sabi ko, kung wala akong capacitor, lahat po ng appliances ay madali pong masira. Kasi siya po yung mag-store ng power galing Meralco. Siya po yun sasalo ng kuryente ng galing Meralco. Siya rin po yung magdi-distribute ng power sa mga unit. Yan ang trabaho ng capacitor. So, ano mga ibig sabihin niya? So, yan. Yun, capacitance. What is the definition of capacitance? So, in definition. Capacitance property of an electric conductor or set of conductor that is measured by the amount of separated electric charge that can be stored in it per unit change in the electric potential store yung capacitance o yung minimum voltage yung capacitance yung capacity niya na kaya niyang mag-store o magtago ng sobra-sobrang enerhiya kung ano lang yung hinihingi niya. Capacitance ay microfarad yun eh. So, yun. So, sineseparate niya yun, ano, yung power dun sa dalawa. So, yan po yung capacitance niya. So, mula ron sa high, gagawin niyang low. So, yung low, ginagawa niyang high. So, next, yung microfarad. So, microfarad. So, the similar of the two number in the microfarad rating of the pan capacitor and the largest of the two number in the microfarad rating of the big capacitor or the compressor. This means that your motor on the outside is running on at 7.5 microfarad. Capacitor in the compressor is running on a 40 microfarad capacitor. So, yun sa para sa compressor rating. Compressor rating yun. Tapos yun isa sa pan. So, yung minimum voltage. So, yun sa pan, medyo mababa ang rating. Yun sa ikalawang, ano naman, para sa compressor, yun yung mataas ang rating. So, yung minimum voltage. So, yun back. Yun sa microfarad, minimum voltage din siya ng, ano, ng compressor. So, yun po yun ibibigay ng capacitor. Tutusin. So, kung 45, makikita naman natin yung sa compressor kung ilan yung compressor rating niya nando naman siya. So, ito naman yung minimum voltage o yung back, yung po, yung 370 o yung over 440 back. Pero kung bibili kayo ng capacitor, dapat parehas po ang back ng inyong mabibili. Huwag po masyadong mababa. So, dapat parehas po ang rating ng back. Kung sirang capacitor is 440 ang back niya, ang dapat niyong bilhin is 440 rin na back. O yung voltage, ampere current. So yung minimum voltage ang sinasabi po in the maximum volts that the dielectric flow will actually be reduced or and should say the minimum voltage and at which the dielectric load inside will be registered the point. The number means the maximum voltage that it can handle a 440 watt capacitor or a 440 volt capacitor is better than a 370.
So, mas mabuti pa yung 440 kaysa ron sa 370. So, dapat ang bibili mo pa rin na capacitor, parehas ang back, ha? Hindi yun ano. Parehas na yung back, parehas na yung microfarad. Kasi pagka mababa ang back mo, o yung voltage ampere current, pagka mababa yan, tapos yan eh, tama yung microfarad mo, mahina ang bigay ng capacitor para doon sa compressor o sa fan. So, what is the tolerance of a capacitor? So, tolerance. So, ito, the tolerance value is the extent to which the actual capacitance is allowed to vary from its nominal value and can range anywhere from 20% to 80%. The most common tolerance verification for capacitor is 5% or 10%, but some plastic capacitor are rated as a low as 1%. Yung mga plastic, 1% lang ang percent niya na maaari niyang ibigay o itagdag. So, pwedeng magbawas, pwedeng magdagdag. Pero hindi ibig sabihin niyan yung percent. Pag sinabing, hindi ibig sabihin kasi nun na nun, yung percent, matulad nitong run capacitor, yung percent niya rito na 5%, eh dinadagdag sa port sa 35%. Hindi, yun powered niya. Kasi, kasi siya yun magtatrabaho kung ano yung dapat ibigay na tolerance dun sa isang motor o compressor o fan. Kung ang hinihingi ng compressor is ano ba yan, nasa sabihin natin eh meron bang sa 100 sabihin natin mga 25 o ano sabihin natin mga ano mga 7 35 yun hinihingi ng compressor, tapos yan eh ito ay 35, tapos yan eh ang tolerance niya is plus or negative 35. So, pwede niyang bawasan yung 35 para dun sa compressor. O pwede niyang idagdag, halimbawa, eh, kulang, o kaya sobra ito, halimbawa, 40, tapos yan, 35 yun, ano. Pwede niyang, ano, i-cut yung pagpasok, yung tolerance. So, yun lang yung pagkakaano ko dyan. So, balik na po tayo doon. So, ayan. So, ayan po yung tolerance. Anywhere from 20% to positive 80%. At the most common tolerance verification from capacitor is 5%. So, yun. So, karamihan is puro 5%. So, wala tayong na ano pa na 20 o 80%. What inside in the capacitor? Yan, tulad po nito. So, tulad po nito, itong dual na to. So, ano ba nasa loob ba ng capacitor na to? O yung capacitor na maliit ng electronics? Tulad po, nakita po ninyo yung capacitor ng electronics kanina na pinakita ko sa inyo. Isipin nyo yun na dito siya nilagay sa loob, ng capacitor na to. Dito siya nilagay. Kasi ang laman po kasi nito, meron po siyang insulated plastic, tapos siya meron po siyang insulated na liquid, o non-insulated liquid for cooling device ng isang capacitor habang tumatakbo po siya. So, ang laman po ng capacitor, kung tutusin, maliban po rito, capacitor na meron din, na ito po isang capacitor na meron isa, na meron dalawang capacitor sa loob nito, kailan dual. Dual siya. So, balik po tayo ron. So, ito po ang laman po ng capacitor. So, unahin natin. Negative charge connection. So, yun. Positive charge connection. Ito po yung mga parts. Dielectric. Yan. Yung puti. Bandaw tayong ano, ha? Kaliwa. Ha? Dielectric. Kung nasarap po kayo ng monitor, bandang kaliwa po tayo. So, meron tayong dielectric. Papel po yan. Parang papel. Kasi meron metal plate. Yung parang aluminum yan eh. Na ano eh. Tapos yan, ayun. Yung aluminum casing. Tapos yan, plastic insulation. Ayan. Ayan po. Pagdating na ano dito sa kabila, e-cap winding. Ito po yung winding po ng papel na to. Ito. Kung makikita ninyo dito sa kaliwa, meron nung siyang naka, parang papel na nakarolyo. Pagdating dito sa kanan, ito po siya. So ito, yung rods, anode, coil.
Ayan yung dielectric. Ayan yung parang kulay blue. Tapos yan, meron tayong cathode coil. Ayan yung kulay orange. So yun, yung ano na yun. An air-based oxis layer on the cathode coil. Ayan. Tapos yan, paper spacer filled with electrode T. Ayan. So ito, itong nakarolyo na papel na to, meron yan, may power up na yan. Na-powered up na yan, yan. Ayan yung sasalo ng kuryente dun sa Meralco, itong dalawang to. So si anode sasalo ng kuryente kasi yun yung common. Tapos yan si cathode, siya yung magbibigay. So parang positive and negative eh. Di ba? So yan po yung laman po ng capacitor. So, huwag nyo pong isipin na itong capacitor na to, eh yun yung makikita ninyo kaagad. Hindi po. Pag binuksan nyo po ito, meron po itong liquid pa sa loob, tapos may plastic pa po ito sa loob na insulator. Insulator plastic, tapos yan meron pang liquid na insulated o non-insulator liquid. Tapos yan, saka mo makukuha yung capacitor nito sa loob. Pag nakuha mo, naka-plastic pa rin siya na halos katulad din ito na nasa loob. Pag binuksan mo yon, doon muna makikita sa iyong mata na meron siyang nakarolyo na parang papel. So, subukan nyo pong buksan. Kung ano ho yung sinasabi ko, kung ayaw nyo maniwala, buksan nyo ho. So, yung susunod naman po, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung nilalaman po ng capacitor. Para maintindihan nyo, kasi akala nyo ho, itong capacitor na to, eh mismo kung ano yung nakita ho ninyo sa theoretical dito sa video to, eh yun yung laman. Oo, totoo yun, yung talagang laman. Pero meron pa po itong ibang laman. Maliban pa po sa capacitor, may capacitor po sa loob, pero may liquid. Saka may plastic insulator, saka may liquid insulator. So yung liquid na yun, yung po yung cooling device niya, matutusin. Habang gumagana po ito, para hindi po siya masyado umiinit. So yung video na yun, papakita ko po sa inyo kung ano po talaga yung mga laman niya. Kung ano yung mga laman ng capacitor na to. Kung ano yung laman nito. So tapos yan, susunod po doon, kung paano naman po mag-check ng safe sa capacitor. At kung ano po yung mga pwedeng gamitin na pang test ng capacitor, kung ano-ano yung mga tester na pwedeng yung gamitin na para pag-test sa capacitor, yung mga tester. So, yun po. So, panoorin po ninyo. Ito po ang mga capacitor, mga time dual sa single capacitor. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang nilalaman nito ng mga capacitor na ito, kung ano po yung mga nasa loob nitong capacitor na to. Ito ko po sa inyo, ito pong dual capacitor, ito po yung common, ito po yung Hermes, ito po yung pan. So tingnan mo natin yung loob. So meron mo siyang dalawang capacitor sa isang capacitor. So ito po yung dalawa. So ito po yung running capacitor, ito po yung pan capacitor. So inatay po natin. So ayan po, nakita nyo na po yung dalawa sa isang capacitor. Kung inyo po napapansin, meron pong plastic sa loob. So yung plastic is protection para po dun sa metal casing po ng capacitor. Ito. So yan po yung plastic. Yan, yan po yung plastic. So ito naman po yung insulator liquid. Non-insulated liquid po yan. Ang tawagin. Ang muna din single capacitor. So ito po yung single capacitor. May dalawang pins po sa ibabaw. So meron pong insulator plastic. Tapos yan, meron pong wire po sa ilalim. Papunta po yan sa ibabaw. Ito po yung ano niya, cooling niya. Tapos may capacitor po yan dito para mag-hold po ng charge niya. Ano po natin ang plastic capacitor na ito. So kung yung napapansin, wala po siyang plastic metal shield sa loob. Wala po rito po sa casing at ng capacitor. Hindi po tulad po nito ng dual capacitor, metal at ng plastic. Ito ko lang po sa inyo, ito po yung plastic insulator na nasa loob po ng capacitor. Ito po yung metal capacitor na meron pong conductive coil. Ito po yung dual capacitor, yung round na pahaba. So ito po yung nilalaman po ng capacitor. Yan po. Yan. Meron po siyang maliit na capacitor sa loob for pan. Yan, ito po yung attachment niya. Yan po. So ito naman, meron din po rito malaking capacitor mula po sa para sa compressor. Ito po yung common niya. Yan po yung Hermes.
So yan po ang mga kapasitor, ang laman ng kapasitor. So ang inanong man sa inyo ngayon is yung mga kapasitor ng air conditioning. So sa mga kapasitor, meron po tayong mga iba't ibang klase ng kapasitor. So meron na tayong mga kapasitor na nakikita sa mga iba't ibang klase ng appliances. Tulad po na siyempre number one, refrigeration. Meron din sa mga industrial refrigeration. Pero sa aircon, tulad ng mga window type, meron din po yan mga kapasitor. Tapos yan eh, sa mga electric fan, yung ginagamitan po ng mga makina o motor na kinakailangan po ng kapasitor, yung mga motor ng mga sewing machine, yung mga industrial sewing machine yan, may mga kapasitor po yan, washing machine, yung mga yan. Ang number one na pinakamaraming kapasitor na ginagamit ay ang electronics, yung mga electronic board na may kita natin sa mga TV, radio, yan yung maliliit na kapasitor. So sa refrigeration naman, eh meron tayong mga kapasitor na kinikilangan po ng compressor o ng fan motor. Tulad din po ng makina po ng washing machine. So ito hindi po sila nakakalayo sa makina ng washing machine. So piano po sa inyo ang dalawang uri po ng kapasitor o tatlong uri ng kapasitor ng refrigeration. So binukod ko na po itong tatlo. Ginukod ko sila sa tatlo. Pero kung nakikita ko ninyo, ang tatlong to ay ang dual capacitor. Ito po yung dual capacitor na mahaba, bilog. Ito naman po yung dual capacitor na oval, medyo malaki siya. At ito naman po yung dual capacitor na maliit, para sa mga maliliit na window type na conditioning. So, dual capacitor siya, ibig sabihin niyan, ay dalawa po ang capacitor niya na nasa loob. Dalawa po yan. Isang compressor para sa capacitor o in herms, tapos niyan isang pan na capacitor para po sa pan motor. Ito po yung pan, dalawang ngipin, yung gitna yung pumo, ito po yung herms. So, kung nyo napapansin na yun, meron ng nakatibig po sa taas. Pura din po nito. So may mga palatandaan naman po siya kung ilan po yung ngipin o nahati po sa tatlo. So, bawat isang grupo, eh meron po siyang binibilang ng ngipin. O yung arms, tatlo po yung ngipin. Yung po monapat at yung pan ay dalawa. Tapos, ganun din po ito. O, sa ano naman, ito po yung run capacitor o pang-starting ng compressor. So, kung yung nakikita, dalawang grupo po ng pins po niya. Yung isa, ito po yun para po sa starting. Ito naman po yung sa common. So, kung may nakikita ko kayong mold dito o yung unal, so kung nakababa po siya, kung asan po yung common, doon po siya. Ibig sabihin yan, ito po yung kung kaliwa, ito po yung common. Kung itinaas mo naman, kung asan yung pinakan mold niya, nasa kanan, yung common. So, kahit saan pumapunta po itong reference sticker niya, kahit dito yung mapunta o dito, kasi meron nung kayong nunal, tapos yung parehas po yung ngipin niya, tiga-apat po sila. So, wag po kayong malilito. So, tulad na ito, wala po siyang nunal sa ibabaw, pero ang palatandaan po niya ng common is apat. Tapos siya ng starting capacitor po niya, dalawa ang ngipin. Kahit sa nung mapunta ito, basta't natatanda ninyo yung bilang ng ngipin sa isang grupo. Ito naman po yun, pan capacitor. So, tulad niya, may pan. Kaya iba naman po ang pagkamuli po niya. So, dito. Yan. So, napapansin ninyo, may dunal din ako. Pero, ang common po niya ay nasa kanan. Ito po yung pan. Tapos yan, yung return po ng pan. Ito yung common, ito yung sa pan. So, dalawa yung sa pan. Ito yung common, apat. Pero yung manal niya, kung may napapansin, kaya tulad po na itong manal na ito sa running.
may pagkaiba po sila. Iba ang pagkakanunal sa running, iba yung pagkakanunal sa running, iba naman yung pagkakanunal sa pan-capacitor. So, tulad na ito, ito pan-capacitor to. Yan, pero may nunal po siya doon. Kung yung napapansin, yan po yung nunal. Yan, yung nunal. So, tulad po nito, kung itataas ko siya, so, ang common po niya ay bandang kaliwa. Bandang kaliwa po siya. So, kung ibababa ko naman, nasa kanan yung common niya. So, tulad po nito, maliit na to, wala po siya ritong reference number, pero nasa ilalim po siya. So, lahat po ng pan ay meron pong microfarad. So, maabot po ang microfarad po ng pan hanggang 10 microfarad. Ito naman po yun, isang capacitor na plastic. So, kahit plastic yan, ayan. So, ito, pwede itong baliktaran. Kung saan yung common dito, kung saan mo na nilagay yung common, doon mo na siya ilagay. Tapos, yan doon na yung pan. So, yan po ang mga uri ng capacitor. So, ito po yung mga capacitor na may kita po ninyo sa electronics, yung sa mga inverter. Di ba pa po yun? May mga capacitor na may kita ko kayo rin, kulay pula, minsan blue, minsan itim, na may nakalagay ho na signs na negative and positive. So, ito naman po yung reference sticker niya o reference na tatak ng isang capacitor. So, ito po yung microfarad niya. Ito po yung tinatawag na yung kabila, ito yung dual o dual. Itong numbers na to, ito po ang compressor rating. Tapos yan, yung isa naman is fan rating. Yan yung 7, fan rating, compressor rating. Kasi nito naman po ang tolerance o yung taas-baba, yung lakas ng capacitor. Kasi ang capacitor po, siya po yung storage ng enerhiya ng kuryente. Tapos yan, ilalabas po niya yung enerhiya papunta po ng compressor o motor. So, yun po yung 450 back as in 400 volts ampere current. Siya naman po yung minimum voltage. Minimum voltage siya. Tapos ito naman 50 is plus 60. Yan po yung hertz. Hertz niya. Yung hertz. Ayan po. So, inanakot ko lang po, ito po capacitor, ito po storage po ng enerhiya ng compressor. Kasi dito po kukuha ng tamang enerhiya ang compressor. Ito, sasalo po ito ng enerhiya naman mula dun sa power line ng bahay o ng merak po. So, pagka sinalo niya yun, siya naman ang release niya. Tapos yan, itong tolerance, siya po yun magbabawas at magdadagdag kung ilang tolerance ang pwedeng pumasok sa isang compressor. Kung ilan. So, siya po yung may trabaho. Kasi ito po is compressor rating lamang. Itong dalawang to. Tulad po nito, compressor rating lamang po yan. Ang tolerance, ito po yung magbibigay kung ilan yung dapat ibigay doon sa compressor o pan tolerance. Ito naman itong ano to, ito po ang terminal type. Terminal type po ito. So ito po yung common pan okay, herms po starting. Yan. Sa compressor, pag yung compressor, di ba, meron tayong common starting running. So, dito magkasama po yun common sa running ng compressor. Tapos yan, isang enerhiya papuntang outlet. So, dun sa papuntang merako. So, ito po ang mga bagay ng compressor. So, ito, wala nasabi ko, dalawa po ang capacitor nito sa loob. Isang herms, sa isang pampan. Kasi meron pong laman sa loob. Lahat po may mga laman ito. Ang laman nito is meron pong insulator plastic. May insulated non-insulated liquid, meron din po sa loob. Kasi
kaya siya mayroong plastic insulated kasi ito, ang casing na ito is metal. So, kailangan na meron itong insulated plastic. Saka meron din itong cooling device na sinasabi ko na liquid. Insulated liquid na device. Yung tubig na liquid para mag-cool yung capacitor na sa loob niya. Habang gumagana siya. So, yan po ang mga capacitor na yan. So, ang susunod naman po kung paano naman po ito check-in. Kung paano po ang pag-check na ito sa pamamagitan po ng analog sticker, analog tester. Kung paano po mag-check ng analog tester. So, paano pa mag-check ng capacitor na gamit ang analog. So, papakita ko po sa inyo kung paano. Pero, i-demo ko muna sa inyo o isusulat kung ano ang dapat, kung ano mangyayari. So, ito ang tester. Yan, ito ang capacitor. Palisin po natin ito. So, ito ang capacitor. So, sa capacitor, meron nung dalawa. May dalawang pins po siya. So, tetesin natin yung capacitor. Pero bago natin tesin, dapat ninyo malaman kung ano yung tawag talaga rito sa mga pins na to. So, sa capacitor, low of capacitor, meron tayong tinatawag na anode and cathode. So, sa anode and cathode, so ano rito yung anode and cathode? Yung tinatawag lang kasi natin dito, lalo na sa running capacitor, o kaya sa pan capacitor, may tawag po kasi rito. Yung tinawag ko nga kanina na anode and cathode. So, ano ang anode and cathode dyan? So, ang anode is common. Yung cathode, siya po yun starting capacitor. Starting side. Kasi ito naman yung common side. So, pagka dual, automatic, ang anode mo ay yun, apat ang pin, yung common. So, itong dalawa ang magiging cathode. So, same lang din dun sa pan capacitor din na meron nung anode and cathode o kaya anode or cathode kasi itong itim na to pwede siyang pambaliktaran vice versa yung napapansin wala naman no siyang pero mas pinakamaganda niyan kasi ang common kasi nito dito sa bandang kanan so ito yung anode niya ito yung cathode so kung yung tulad po kasi nitong itong butas na to, yan. Kung asan yung butas, ito, dapat nandun. Kaya lang ito baliktad. Pero wala naman masama rito kahit magkabaliktaran yan. Kaya lang minsan may mga kapasitor na pagka nabaliktad mo, ganito nangyayari. Lumulobo siya, nasusunog sa loob. So may liquid din ito sa loob na tinakpan lang nito. So paano ba itest ang isang capacitor? So mayroon lang tayong i-demo ng konti tungkol sa pag-test ng capacitor. So bago natin testin to, pupunta muna tayo sa basic na sulatan. So pagka mag-test ka, halimbawa ito yung hindi talaga halimbawa, kundi ito yung range mo. Ito yung reading range mo. So, ayun yung arrow mo. Tagalog yan, papunta yan doon. So, pag tinest mo yung capacitor, papalo siya. Kasi ito kasi is analog. So, wala tayong capacitance for checking. For capacitor checking. So, meron tayong resistance volt. Meron tayong DC volt. Meron na tayong DCMA. O yung ampere. Milliampere. Saka current volt o DC current volt DC current volt DC volt D current o current nga direct current yan direct current saka direct current milliampere
Ayan. Saka alternating current volt. Saka resistance. So pag check nyan, itong dalawang test prod na to, ilalagay mo sa dalawang pins na to, paliktaran. So mangyari nyan, papalo yan. So ito ang hits doon. So gawa tayo ng ano. So kung ito yung range o yung reading range, muna, balik tayo sa basic writing natin. So, pagka magtetest ka yung range mo, itong range, yan. So, sabihin natin ito yung range. Tapos, ito yung reading. So, ang mayayari nyan, pagka tinest mo yung capacitor, dapat ito, papalo yan, papunta dun. Hanggang dito sa zero. Kung good capacitor ang yung test, papalo siya ng mabilis, tapos siya babalik naman siya ng mabilis, babalik. So, ibig sabihin yan, good capacitor. Ngayon, kung ang capacitor mo naman, medyo may diferensya o luma na, ang mangyayari naman, may test range, ito yung ano mo, ulit ang reading mo, papalo siya, papunta doon, ito naman yung bad. So, papalo siya dyan, pagpalo niya, maaaring bumalik siya, mabagal siya, pagpalo, mabagal, tapos siya bigla na lang ihinto, ito. Pag guminto siya dyan, o kahit sa gitna, at hindi na gumana, ibig sabihin niyan, hindi na siya good. Not good. O kaya, leak. Tap. So, yan lang. Yan po ang pag-test po dyan. Sa pamamagitan po ng ating tester na analog. Meron naman din po yun pag-tinest mo. Ito natin, ulit ang range mo, pumalo siya, pumunta ron, hanggang dito sa zero, tapos siya bumalik siya, ang bagal, sobrang bagal, balik, sobrang bagal, bago bumalik, tapos siya, hanggang dito lang siya, hanggang dyan lang. So, pagka ganyan na nangyari, hanggang dyan lang yan, kung ang tulad nito, kung ang microfarad mo, so, yung tinatawag na compressor rating mo sa running, ito, yung 35 mo na microfarad, ay maaaring laging ano na lang to, maaaring laging 30, o kaya 28 microfarad. So, ibig sabihin yan, pwede pa. Ang problema lang nga, medyo hindi na po siya tatagal ng katagal na panahon. So, okay pa naman siya putusin. Okay pa naman yan. So, based yan doon sa aking mga nakikita o natitest sa experience na rin po. So, yun. So, meron tayong mga dapat i-check o paano. So, umpisa natin check-in o gamitin ang tester na to sa mga capacitor. Pero ano bang mga tester ang dapat natin gamitin pagka mag-check ng capacitor? So, pwede ko sa inyo ipakilala yung mga tester na dapat gamitin. Kung ano yung dapat gamitin na capacitor. So, ano yung mga tester na dapat natin gamitin? Siyempre, na-introduce ko na sa inyo si analog na tester. So, yan po yung analog na tester. Kung yung nakikita, tulad yung nasabi ko, meron mo itong para sa resistance, alternating current voltage, direct current voltage, saka direct current ammeter. So, yan po siya. So, meron ng mga adjustment. Ito po yung manual.
kaya tinatawag siyang analog as manual tester. So, meron din tayong digital tester. So, ayan po. So, ayan ang digital tester. So, meron din siyang resistance. Lagyan lang natin sa 200. Tayong resistance. Meron din mo tayong amps. Alternating current. Alternating current. Saka direct current. Saka milliampere. O, ayan po. Kasi ng next, meron din tayong ito yung ginagamit ng mga technician. Yung isa kanina, ginagamit din yun. At naman ito, ginagamit ng mga aircon tech. So, ito, ginagamit din ito ng aircon tech as in clampometer. So, meron tayong voltage, direct, tapos yung alternating ammeter, tapos yung Hertz. So, yung Hertz na yan. Tapos yung meron din itong yan, resistance saka pang diode. So, meron din tayong detector. Ito, ginagamit ko itong detector pagka yung nagbabarena. So, nagdi-detect ito. Pag nilagay mo ito sa pader, umiilaw yan. Kasi pag umiilaw yan, ibig sabihin niya meron itong enerhiya na dapat hindi tamaan pagka nagbabarena ka. So, ito lang maganda sa clamp ammeter na ito. Meron iba't ibang klase ng clamp ammeter. May mga clamp ammeter na malalaki. So, ibang klase, ibang model naman ito ng clamp ammeter. Kasi meron din tayo kung sa mga tester natin, halimbawa tulad po nitong tester natin ay analog, wala po siyang pang capacitor na tester, sa itong ating digital. Yan. So ito rin po, itong clamp ammeter natin ay wala rin po ito. So itong mga to, itong tatlong to, ay ang pag-test dito sa ang pag-test ng capacitor sa tatlong to ay ano lang, continuity o deflection. So, hindi tulad na itong isang tester na to ay pang-capacitor testing talaga. Yan. Ito po. So, ito ang ginagamit na ngayon ng ibang technician kasi kaya ka nagkatrabaho bilang isang technician para makabili ka ng mga magagandang gamit para hindi ka magkakamali sa pag-test kasi minsan mga ganito, pagka deflection lang ang tinitingnan mo, tapos yan eh, tulad na itong digital na to, tulad na sabi ko, o yung ginawa ko kanina, so, ang kung deflection lang ang tinitingnan mo rito, magre-reading siya as deflection lang. As deflection lang, magre-reading talaga siya as deflection. Wala siyang deflection, so i-ano lang natin ng pataas. Yun. So, 2K. So, wala. So, wala siya. So, nasa 20K siya. So, sa pag-test, huwag kang magte-test kagad ng napakataas na reading sa tester, lalo na dito. Huwag kang magte-test. Mag-uumpisa ka muna sa pinakamababa. So, yun yung standard way ng pagte-test. Mag-uumpisa ka muna sa mababa bago sa pataas ng pataas. So, ito. So, balik na rin lang natin to. So, titingnan natin yung deflection niya. Ito ang sabi ko, deflection ang tinitingnan natin dyan. So, 20. So, yun. So, 5. So, taas natin. Konti. So, 30. May nakita natin? So, sa 200K, dapat makita natin na yun, 30. 32. So, yun, deflection yun. Pero pag tinignan naman natin dun sa standard na tester, tulad nito, so ang deflection niya, tulad nung nasabi ko, and renowing ko kanina,
Okay, ito. So, ilalagay lang natin sa 100 times 100. So, yung pumalo siya. Pumalo siya. So, para makita natin good siya, iscribble na natin 1K. So, hindi mo kasi siya pwedeng gawing ano yun. Diba? Kailangan pa unti-unti, isa-isa lang. Kasi pag hindi mo ginawa yung ganun, maaaring yung tester mo ay masira ka agad. Pag binigla mo, lalo na capacitor yan. Kahit wala siyang energy, kahit hindi siya na, kahit na na-energize na siya, maaari pa rin masira ang iyong capacitor, ang iyong tester. Tingnan natin, tulad ng na-drawing mo kanina, na tinay mo. So, test natin kung ano mangyari. So, pumalo, bumalik na mabilis. Hanggang mag-zero. So, paliktad, pumalo, bumalik na mabilis. Hanggang nag-zero. So, yun lang po. Pag huminto siya rin sa gitna, sigurado ang capacitor mo ay leak. So, tingnan natin, hanap tayo rito ng capacitor na meron diferensya. So, ito, 3 microfarad. So, itest natin. Testasin muna natin. So, yan. So, yun. So, ang sinasabi rito is 10,000. Medyo mataas na siya. 1K. Yun. So, kung itataas pa natin, hindi na dapat. So, hindi na siya pumalo ng sagad, hindi ba? Yun ang isa. Pag hindi siya pumalo ng sagad sa una, may diferensya na siya. Yun, so, pumalo pa siya ng sagad. Pumalik. So, medyo lumalaban. Ano lang siguro ang ano. Medyo malikot lang. So, titingnan natin to sa digital. Kung okay pa siya. Sa digital naman ng capacitor. So, titingnan natin. So, i-set up natin siya ng 20 microfarad. Ilagay lang po natin sa ito yung common. Kasi ito yung pan. Pag hindi pumalo, i-ano natin ulit. So, ayan. 2. 2.9. So, okay pa siya. So, meron siyang 3. So, ito yung kanina na test natin. So, testin natin siya. Ano mangyari? So, dahil lang 20, dahil lang 30 siya. So, hanapin natin yun. Magin natin sa 35. So, 200 microfarad. Kaya 35 siya. So, medyo mataas siya. Dito ulit na ito is nasa 3 lang. So, katumbas niya is 20. Ito naman, kumusta yun, nasa 200 na siya. Kaya nag-35. Kaya 35 siya. Kaya natin. So, ito pong gagawin po natin. So, bago po tayo mag-test o mag- gumamit ng mga tester o bago natin i-test ang ating capacitor, halimbawa ito ay tinanggal po ninyo sa unit. Okay, tinanggal nyo na sa unit. Yung unit ay running. Natay nyo yung breaker for safety. Siyempre, yung unit ng aircon gumagana for safety po, papatayin ninyo yung breaker ng unit ng aircon. So, para ma-check nyo yung capacitor, tatanggalin nyo ito doon. Diba? Tatanggalin ninyo po dun sa unit, dun sa condenser area, dun sa outdoor. So, pagkayang tinanggal ninyo, bago nyo testin ng inyong tester, o kahit anong klaseng tester, ang una po ninyong gagawin, i-shorted po muna mula rin sa cathode, saka anode, o common, firms, saka pan. Kung dual yung tinanggal ninyo. So, gagawin nyo lang bago nyo yan, oh, i-shorted po ninyo muna, i-discharge. Okay? Yung dalawa, experts. Itong dalawang to, wala naman tong kaugnayan eh. Ito lang eh. Itong dalawang to may kaugnayan sa common. Pero itong harms sa katumpan, wala po itong kaugnayan. Magkahiwalay po sila. Pero iisa lang ang kanilang pinupuntahan, kundi sa common. So, discharge lang po yan, bago nyo testerin. Lalo na itong, ito nga lang to. Itong running capacitor. So, i-discharge lang po. Okay? Bago nyo testerin. Pagka na-discharge na,
sa kanyo naman ngayon, gamitan ng tester o kahit anong klaseng tester. Pwedeng capacitor tester kung meron kayo. O kaya, yung sinasabi kong analog tester. O kaya digital na tester. Pwede naman po yun. So, ito lang ang masasabi ko. Huwag lang po kayo aasa po sa mga digital tester na inyo pong gagamitin. Yung mga tulad nito, alam ba, baguhan ka pa lang, gumagamit ka na nito. Ang lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, bago kayo gumamit ng isang digital tester, dapat alam nyo yung gamitin yung analog. Ito. So mag-analog ka muna. Kasi ito ang una natin, unang-unang pinag-aralan lahat ng mga dating technician bago kami nakahawak ng digital. Kasi ang digital, madali lang eh. Andiyan kaagad yung numero eh. Diba? Andiyan kaagad yung numbers eh. Naka-numbers kaagad eh. Ito, talagang babasahin mo ng maigi to. So magbabasa ka niyan. Kung ano yung mga guhit na yan. So kung sino man technician ang hindi nagdaan dito at pinabasa to sa kanya, baka matawa na lang siya. Kasi ang inaasahan niya ay mga ganitong tester. Yung mga modern na. Kahit na magkaroon pa ng modernong mga tester, mga tulad nito, ay hindi po ito mawawala. Hindi mawawala ito kahit kailan. Kasi kung sa Japan, ito pa rin ang kanilang inaasahan. Hindi sila masyadong umaasa rito. Sabihin natin maraming gumagamit na nito ron. Kahit sa ibang bansa, maraming nang gumagamit niyan dahil mas maganda nga namang gamitin. Pero pagdating so sa mga basic, mas maganda pa rin to. Kaya ang mapapayo ko lang po sa inyo, huwag lang po kayo magdadala ng digital tester, hindi ko naman yan pinapano, gamitin nyo pa rin, pero magdala pa rin po kayo ng analog tester for safety. O yung mga safety na maaaring mangyari, kasi maaaring ito, malobat, at least meron kang reserva. At alam mo kung paano mag-test ng capacitor sa analog. Hindi ka lang didepende rito sa mga digital. So, yun po. So, ganun lang po ang pag-test ng ng capacitor. Pagtanggal sa unit, i-discharge na muna gamit ang mahabang Phillips screw o cut screw. Huwag nyo nga hawakan yung metal kasi delikado ba? Baka yan ang ikamatay ninyo. Kasi ang capacitor po, malakas po ang enerhiya niya na pumasok po dyan. So pinasukan na po ng 350 o 250 volts. Tapos yan eh, ang volts na kinuha niya is 450. So ganyang kataas ang boltaheng pumasok sa capacitor. Na yan din yung kataas pagka ito nahawakan mo, baka hindi ka na makagalaw. Kasi ito hindi bibitaw sa ito. Pagka na-shorted mo yan, pagka ikaw mismo ay nadikit yan, hindi nabibitaw yan. Maaari ka na maputulan ng ugat niyan o nerves sa iyong katawan. Kaya pagka mag-shorted ka, hawakan mo yun non-insulator na handle, tapos yung shorted mo. Dalawa. Okay? So minsan, ito, hindi namin hinahawakan ng walang guwantes. So dapat magka-guwantes ka pagka tinanggal mo ito sa unit. Kasi minsan, yung body na ito, pagka shorted na, sa body, pati body meron. Pati itong casing meron to. Kaya pagka nilalagay ito, itong plastic na to, itong insulator plastic na to, talagang nakalagay yan dyan. Huwag niyong pupunitin. Okay? Huwag niyong pupunitin to. Hindi required na punitin yan pagka nilalagay sa unit. So, bayaan mo na siyang nandyan yan pag nilagay sa unit. Kasi ito, insulated to eh. Kaya siya may plastic nga eh. Ininsulate niya yun eh. Para hindi mag-ground yung nahawak. Kung walang guwantes yun, magtatanggal. So, yan po yung mga safety na dapat ninyong tandaan, ha? So, huwag niyong tatanggalin yung plastic. Itong insulator plastic na to, kung nakabalot sa casing. Kahit na meron tong insulated plastic pa sa loob, huwag niyong aasahan yun. So, dapat huwag niyong pupunitin tong insulated plastic na cover ng casing ng capacitor para hindi kayo mag-ground kung sakaling ito grounded na.
o isa-isa lang yung pag-adjust ng range ng inyong tester. Kasi baka masira ang inyong tester. So tulad nito, break tire rito, dual. Dual, itestin natin yung dual. So nag-umpisa ako sa time is 1 para makita natin. So wala. Magin natin time is 10. Meron siya. Yung pumapalo siya, gumagalaw siya. Didiplek. So wala sa pan. So lagyan natin ng time is 100. O meron, konti. Para makita natin na talagang papalo siya ng todo, yun, tumalo at bumalik ng mabilis. Sapagkat kasi ang capacitor natin ay bago. Yan. Yun o. Tapos yan sa common and pan. Yun. So sa common and pan, itong 7, ampere para capacitance. 10,000. So gawin natin 10,000. Balik tayo rito sa common and pan. Yung tumalo at pumalik ng mabilis. So yun, maubos na kagad. So yun, pumalik siya ng mabilis ulit. Yun. Yun ang masama doon kasi pagka analog, kailangan mong kaskasin yun, yung metal. Tapos yan, susunod naman na pag-test, ba analog ang gamit mo, pag-test mo naman, kailangan mo itong i-ano sa metal basing. Kung meron siyang grounded, kung grounded. Yan, kung grounded siya, so wala naman. So ito, dalang bago to. Alam natin dito, kaskasin natin. So wala naman. Kaya natin yung sa luma. Ito. So kaskasin lang natin konti. Tapos yung kaskas dito. Kaskas dito, kaskas doon. Hanggang sa makuha natin yun kung may grounded siya. So sa luma, ito. Ito yung common, ito yung herms. So, checkin natin. So, nasa 10K siya. Yeah, mabagal ang pagbalik. Oh. Mabilis ang pagangat, pero mabagal ang pagbalik. Yan. So, checkin naman din natin yun. Pan. So, hanggang doon lang siya. Pero 10K na yan. So, mabilis. Kailan na paliktad natin. Mabilis siya. So ito, maaaring okay pa to. Maaaring okay pa yan. So para makita natin kung okay siya, kasi minsan kasi sa analog testing, makikita mo, oh okay siya, bumabalik siya. Pero titingnan mo rin kung bumabagal siya, pabalik. O kung mag-hop siya, napabalik. So dito naman tayo sa capacitor tester. So, ilalagay lang natin ito ulit sa gitna. So, ang una natin ititest ay yun, pan. So, test natin yung pan. Common to pan. So, buksan natin. So, wala. Yun. So, malaking M ito. Yung M, iba. Mili, para dyan. So, 2,000. So, wala. So 200 microfarad, tingnan natin sa 20 kung ano nangyari. So 2. So yung pan, 2. So maaaring ano nito, dahil ang malaki to, siguro ang pan nito ay nasa 7. Dahil ang malaki to, 7 o 8 yung microfarad ng pan. Kasi lagay naman natin sa herms. So 200 microfarad. So meron siyang yan, naglalaro. 23 microfarad. So, maaaring ang microfarad ng
ang capacitor na to, nitong dual, eh, nasa 35. So, hindi ito maaaring 30 kasi malaki ito eh. Malaki itong capacitor na ito eh. Maaaring 35 ito. So, yan po ang pag-test niyan. So, binigay ko sa inyo mga differential ng pag-test. So, tulad din po nito. Papalitan po natin ito. So, balik po tayo rito sa dual. Ito naman po yun. Ito naman po yun. Ang ammeter. So, lagay lang po natin sa resistance. So, hindi naman siya pwede rin sa alternating voltage o direct voltage o dun sa ampere o dun sa Celsius. So, meron kasi itong pan-test ng lamig. So, lagay lang natin itong test prod ng itim sa common. Tapos, yung tingnan po natin kung makukuha ng detection. So, mag-freeze lang po ito. So, manahin po natin ang nahin lang po natin ang firms. So, tingnan natin. So, wala. So, sa fan, wala. Yun, detect. So, fan and common. Pakitingin lang, mabilisan ang mata. Wala. So, balik natin ulit. Balik tayo ulit sa pan. Test rooms. Mayroon deflection. Tingnan natin to. So, wala. So, yan ang magiging problema niyan pagka ganun. So, yun ang ano niya. So, nilagay na natin dito. So, test po natin uli. So, ang meron lang deflect ay yun. Common, parin harms. Pero pagdating sa pan ay wala. So, pariktarin po natin to. Atensin. So, meron. Harms and common, meron. Pagdating sa pan, sa common, eh wala. Eh wala rin. So, makikita natin. So, huwag nyo sabihin na ito eh sira. Okay? So, tingnan natin sa ating capacitor reading o capacitor tester. So, meron tayong 30 plus 7. So, tingnan natin. So, patayin na muna bago natin ilagay. So, meron tayong common. Tapos yan yung harms. So, checkin natin. So, 30 siya, di ba? So, umpisa natin dito. So, may reading siya sa milli. Yan. So, 30. 2,000. 30 pa lang yan. Eh, 30 yan. Dapat nasa 200. Ayan, 30. So, kung lalagay naman natin sa 20 microfarad, yan ang lalabas. So, nasa 200 microfarad siya. So, yung common sa Kenherms is 30 microfarad 0.3. So, ito naman. So, kanina, clamp ammeter tester. Eh, hindi siya nagde-deflect yung common sa kayong pan. Diba? So, tingnan natin ngayon. So, i-set up na natin sa 20 microfarad. Na. Umabas po siya as 7.0.7 microfarad. Nakalagay po rito is 30 plus 7 microfarad. Samantalang dun sa isa, dito po sa clamp ammeter na sinubukan po natin ay hindi po siya gumana. So, yun ang diferensya. Maaring sira yung clamp ammeter ko. Di ba? So, bibili tayo ng bago. Yun lang. So, hindi naman sira ito. So, good naman ito.
di naman ito bumagsak eh. Matagal ko nang ginagamit to for pagka nagbabaryo na, kasi ito, eh, may detector kasi ito eh. Ito, may detector kasi ito. So, wala tayong maanuhan dito na enerhiya para makita ko. Para makita po ninyo. So, yun po. Ayun, enerhiya po rito. Yan. Enerhiya po tayo. So, yung sabihin yan, meron tayong kuryente. May enerhiya po tayo rito kasi meron mo kasi akong cord dito sa ilalim eh. May cord po kasi dito sa ilalim. Yan. Ito po yung dalawang test prod. Yan po. So, nawala. May enerhiya po. So ito yung test prod po niya. Ano rin to? Ghost detector din to. Pang-detect din to ng multo. Joke lang. So, joke lang, joke lang. So, next. Ibang next. So, ito naman. Kung inyo nakikita, medyo gold na siya. Putok na. So, may mga capacitor na pumuputok na yun. Minsan, itong ibabaw, yung mga ibabaw na to lumulobo. Lumulobo po yung mga ibabaw na yan. Ito, saka yung ilalim, lumulobo. Kasi minsan, nakukuroon ng leak dito sa gilid. Lumalabas na yung liquid niya. Yung insulator liquid niya, lumalabas na. So, tulad na ito, nakakita na pa kayo ng capacitor na tulad na ito na lumobo. Tapos yan eh, halos sumin dito, sumisindi sa gilid. O kaya dito sa ibabaw, lumalabas yung likido niya. Tapos yan, nag-spark. So, ito, lumobo to. Yung tinest natin mga capacitor, so hindi na natin gagamitin yung analog. Ano naman. So gagamitin natin eh ito. So tingnan natin kung ano mangyayari. Kung ilan, ang microfarad niya is 3 microfarad. Ginagamit po ito sa pan. Pati rin po sa electric pan o dun sa pan po ng compressor. O so, yung pan mismo sa condenser. So tingnan natin, set up natin po sa 20. Wala na, tumaas na siya. So, yun po, microfarad. So, 0.0 siya. So, wala. So, busted na po siya. So, yan ang ano yan, hindi po siya madedetect. Ilang 3 microfarad yan, hindi na po siya madedetect ng kahit pinakamababa pang range ng capacitor tester natin. So, wala na. So, busted na siya. Meron din naman kasi na mga capacitor na well, hindi naman ito lumulobo tulad na ito. Ito eh lobo na po ito, banda rito. Ito po sa Hermes. Medyo lobo na po ito kaya ito na 23 ang reading natin dito. Medyo lobo na eh. Isa dito sa pan. Kasi meron kasi itong dalawang capacitor, isang banda rito. Kung asan yung Hermes, nandun yung isang capacitor para dun sa compressor. Kung asan yung pan, nandun din yung capacitor ng pan. Malita. So, naano kayo kung ano yung laman talaga nito. So, nasabi ko, meron nung itong insulator plastic. Ito yung metal casing. Tapos, sa metal casing, meron po yung insulator plastic sa loob. Tapos, yan, meron pa po yung liquid sa loob. Yung insulated liquid. O yun, para mapalamig yun, ano, cooling device na liquid para dun sa dalawang capacitor. Habang ginagamit siya, siyempre, umiinit yan. Meron siyang special liquid na nasa loob na insulated liquid o yung cooling device liquid niya. So yun ang meron po dyan sa loob. Pero yung pinaka-capacitor po nito sa loob eh nababalutan po siya ng anode saka ng cathode. Yung papel. Nakarolyo siya na papel. Tapos yan, yun ang ano niya. Yun ang makikita ninyo. Pag ito ay binuksan ninyo. So, wala nang sasabing sa inyo, ito po ang anode, ang common. Ang dalawang ito ay cathode.
Pero pagka running capacitor, kung sasin yung common, yun yun, anode. Ito naman po yung cathode. Ang common, ang anode, cathode. Yun, running side. So, yung cathode, kasin yung firms, saka yung pan. Ito naman ang anode, common. So, ayan po yun, yun ang capacitor. Sa pag-test po ng capacitor, ulitin ko, magsisimula po muna po kayo sa pinakamababa. Okay? Isa pinakamataas, times 1 muna. Pagka wala, times 10. Pag wala, times 100. Pagka medyo nag-deflect ng konti, hanggang gitna lang, sabihin mo na siyang 1K. Dahil ang sinasabi po kasi rito is 10,000 AFC. Ampere farad current. Ito po. 10,000 AFC ampere farad current. So, yan lang yung pagkakaunawa ko dyan, ha. Kung may ibig pang sabihin na iba yan, pakilagay na lang po sa baba. Okay? Para malaman din po ng iba. So, inulit ko, ito po yung reference po ng capacitor. Yan ang buong reference po niya. So, alamin ako ito kung anong ibig sabihin po ng mga ito. Diba? So, ayan ko. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.